Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa magaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng parlamento ng autonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101. Hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng BARMM areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At welcome po sa ating programa para po sa ika-14th episode ng ating programang Bangsamoro 101 ngayong araw po ng July 22, 2021. Ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Lambitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang umaga sa ating lahat. At binabati ko ang station manager ng ating double B na walang iba, si Papa Doms. At binabati ko rin ang sa loob at labas ng Bangsamoro areas at sa ating lungsod ng Sultan Kudarat, Maguindanao. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani wafkahu kaulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandubad jalamang ko sa mga babo-bapa aba makikinig sa niya aba mapita kano radio program tanu abang Samoro 101. Nandu sa mga boss ko, mga pakat ko makikinig at kabagila silang sa niya aba mapita sa, na nansilan sa VN Motor Shop mana si Dato Vince Ton, si Sir Raj, si Sir Jemar, si Sir Jan, sukran sa kanulangon. Nandu bod sa lamang kubon sa mga kasisiwarsi ko, nandu sa mga tagapadako siya kan opisina namin kani Office of MP Ras Mitmug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyong lingkod po, Haron Sakilan. Yes, mga kaibigan, at samahan niyo po kami sa isa na namang mahalagang talakayan ngayong araw po sa loob po ng isang oras mula ngayong alas 10 hanggang mamaya pong alas 11 ngayong umaga. At ito po ang ating programang Bangsamoro 101. Ayan. So, kumusta po kayo mga kaibigan? Hopefully, sana ay nasa mabuting kalagayan po yung ating mga avid listeners na nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood, nakaantabay sa kanilang mga Facebook kung saan dun tayo naka-live stream sa Bangsamoro 101. Yes, partner. At ating napanayam kahapon ang at naibahagi sa atin ni Bangsamoro Director General ng BPDA ng BARMM. At ang kasamahan niya po si Sir Palawan T. Mamaon. Oh, and alhamdulillah, kasamang mahalagang impormasyon yung ating yung naibahagi nila sa atin mula sa BPDA BARMM. Yes, at sa kapanayam natin kahapon si Sir Engineer Muhajirin T. Ali, no? Mm-hmm. Siya po yung kasalukuyang Bangsamoro Director General ng BPDA BARMM at na natalakay niya sa atin kahapon yung mga programa at ongoing program nila at yung mga upcoming programs nila, no, mga partner. Yes, at ngayong araw naman po mga kaibigan, isang mahalagang talakayan naman po ang ating pag-uusapan upang tayo ay makapamahagi ng mahalagang kaalaman at impormasyon na king sa ating mga tagapakinig. At makakasama natin ang opisina ng Ministry of Human Settlements and Development ng BARMM. Yes. At para sa mga mahalagang mensahe, no? Mensahe at katanungan, maaari niyo pong ipadala sa amin via text or na pwede niyo pong ipadala sa ating hotline number 0967
0968-8536-5833. At maaari niyo rin po panoorin ang mga previous episodes natin sa www.rasmitmug.com. Yes, at yes. Ayan. So yun po mga kaibigan, isa po ito sa sangay ng gobyerno natin dito po sa BARMM. At yun, makakasama natin yung butihing ministry nila. At tatalakayin po natin ang kanilang housing projects. Dahil nandito yung kanilang, sila yung nasa human settlements. Yes. Especially yung sa mga affected areas na medyo hindi pa nasasettle yung kanilang pagbabalik doon sa kanilang naiwan na mga bahay. Yes. So, at yung pwede pang may provide ng ating pamahalaan. Okay, so mga kaibigan, mamaya-maya po ay I think nandiyan na, kung nandiyan na ba yes, si MP, para po mas madami pa po tayong mapag-uusapan. Siguro. Yes, partner, no? At alhamdulillah for today, no? At bilang tayo na tagahayag ng mga kaganapan sa Bangsamoro government, ay nagpapasalamat tayo dahil hindi tayo nauubusan ng mga resource person, no? At alhamdulillah, at pinaunlakan ni Sir MP Aminoddin Hamid Barra yung ating invitation para sa umagang ito. Oo, yes, at King, kahit na si MP ay via Zoom, pero inshallah maibabahagi niya, hindi hadlang na hindi natin siya nakasama dito live sa ating studio, but live naman natin siya makakasama via Zoom. Yes, inshallah. Oo. So mga ba makikinig ang mga pagali namin, siya ka ng mga radyo nila, na din siya mga mapiyagi ng mga bityala, ng mga papadayanta ng mga MP, nananto ba? Pamakikinig ang tanong sa mapiyaging. Salam ang aking sumang atungan na itanong ay, kung makikinig. Ay, salam namin sa mga kabangsa misan sa bala-bala sa Lanao del Sur na imanto na kagistano sa pagaritano pakatatayin tanong member of parliament na si Dr. Hamid Aminoddin Barra. Agub salam na kan sa mga staff yan, especially kay Sir Gadi. Yan. Yes, at shoutout ko na rin, no? Yung isa sa mga DJ ng radio station natin, no? Ng DXMM 107.3 Magnet FM. Na walang iba kundi si Ma'am DJ Ashley. Salam sa iyo, Ma'am. Ayan. Ito pong pag-uusapan natin, dahil sila po yung, di ba may mga ano tayo, may mga projects na kung saan, halimbawa yung housing projects, kung saan pwedeng tumuloy yung mga sa halip na mag-rent ng bahay, ay yes, may pinoprovide yung government. So, through this MHSD, malalaman din po natin ito sa kanila, at para sa kabuuan din na mandato nitong kanilang opisina sa MHSD. Yes, partner, no? At para sa mga kababayan nating sabihin natin medyo hirap, no? Kapos. At hindi po posibleng magkaroon kayo ng isang magandang bahay sa pamamagitan ng housing projects ni Sir Aminoddin Barra. At pag na-comply niyo po yung mga dapat na i-comply, ay posible po na magkakaroon po tayo ng isang bahay, no? Kaya in advance po, nagpapasalamat po tayo sa magandang adhikain na ito, no? Kay MP Aminoddin Barra. Oo, at ito ay nasa kanila din po yung mga project na kung saan, yun nga, sa housing, na ito ay magiging affordable. Yes. Kasi sinabi nating affordable, upama ng tubay gagaga, magaganutaw. Hindi siya kakamahalan. Yes, at saka especially po yung mga manggagawa natin dito sa Bangsamoro, ay tayo po ay maaaring yes, makakuha ng sariling bahay dyan sa housing project. Yes, correct. Tama yan, mga partner. Mm-hmm. At sa pamamagitan ng housing project, no, talagang napakalaking tulong para sa mga kababayan nating sabihin nating kapos sa pamumuhay. Mm-hmm. At partner, no, huwag na siguro natin patagalin, no, kay yeah, habang actually sige, ito rin ang mga minsan ay challenge natin sa internet, ano, ay yes, medyo may mga ano delays. Well, anyway, mga kaibigan, mamaya-maya ay nandiyan na po sila, at ating mapag-uusapan. At kung kayo po ay may nais na itanong, nandiyan po yung ating hotline sa ating screen, and
pwede po kayong mag-text at pwede rin po kayong magparating ng inyong message. At singit ko lang partner, no? Sa mga masugid nating listeners, no? Maaari po kayong magkomento o magmensahe sa amin kung ano man yung gusto niyong ipag-usapan natin dito, no? Mga partner, ibig sabihin, pwede po kayong mag-request paksa na gusto niyong pag-usapan natin dito sa mga susunod nating episode. Yes, partner. At babatiin ko po si Ma'am Lihana M. Sakal. Hello po, Ma'am. At ngayon po ay i-announce yun namin kung sino po yung nanalo kahapon. Tama. Araw-araw naman may panalo. At yes, maliban po mga kaibigan sa load na ibinabahagi po ng Bangsamoro 101, ang pinakatotoong panalo po natin dito ay yung mga kaalaman na nakukuha po natin, yes, mula dito. Yes. At yun ay binabahagi sa atin ng mismo yung mga punong ministro or yung mga staff nila. Yes. Doon nakatutok sa mga programs na yun. At ang kalaman na yun ay walang katumbas na halaga. Oo. Yes. Oo. Kaya panalo ang lahat, King. Panalo. Yes, laging panalo. At kaya lahat ng mga kababayan natin dyan, no, lagi kayong nakatutok sa ating programa. Okay, i-anunsyo namin, ang nanalo po kahapon ay si Aisa Mujid from Mother Kalangalan, Cotabato City. Ayan. At nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng radio station na ito, no, at binigyan tayo ng isang espasyo na talagang masasabi nating maganda, sir. Salam sa lakas, sir. Attorney Michael Mastura. Opo, thank you so much, sir. Napaka-convenient ng ating pwesto ngayon. Yes. Alhamdulillah. Number one fan ng ating programa. Oh. Yes. Alright, so ayan mga kaibigan, habang hinihintay po natin ang ating butihing minister na si MP, Parliament Member Hamid Aminoddin Barra, ng Ministry of Human Settlements and Development, ay ayun, gaya po nung nabanggit namin, pwede po kayong sumali sa ating talakayan. Magparating lang po kayo ng inyong mga mensahe. So mga kaibigan, oras po natin ngayon, King, ay... Yes, ang oras po natin ngayon ay 10:14, mula po dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Yes, at shoutout ko na rin, no, at salam kay Ma'am Al-Amira Alonto. Siya po ang kasalukuyang Chief of Staff ng Office of MP Rasul Y. Mitmug Jr. Salam sa iyo, Ma'am. Okay, good morning, Ma'am. Alright, sa mga kaibigan, kami po ay, ito, may mahalagang mensahe din po ang ating butihing MP na si Attorney Ras Mitmug. At ito po ay isang mahalagang paalala po sa atin at kami po ay magbabalik pagkalipas po nitong paalala. Bangsamoro 101 ay hapit sa inyo ng BPA Office, MP Rasul Y. Mitmug Jr. Bangsamoro 101 ay hapit sa inyo ng BPA Office, MP Rasul Y. Mitmug Jr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Ito po ay isang bagong programa, Bangsamoro 101, hatid ng aming opisina. Ito pong Bangsamoro 101 ay tatalakay ng mga usapin tungkol ng RA 11054 o yung tinatawag natin Bangsamoro Organic Law. Pag-uusapan din dito yung mga batas na pinapasa natin dyan sa Bangsamoro Transition Authority o pinagdedebatihan. Ito din yung mga resolution dyan sa Bangsamoro Transition Authority, pag-uusapan din natin. Samahan niyo po kami isang oras po to. Minsan, monologue po to, kasi ang pag-uusapan natin key concepts about Bangsamoro government. Pero most of the time, madami po tayong mga kasama galing sa BPA para pag-usapan itong mga bagay na to. At ganun din, mag-invita din tayo ng mga eksperto sa mga topic na pag-uusapan natin para mas maintindihan natin to. Alam natin na madami na din mga ginawang ganitong klaseng programa, mga webinar. Anong naiba dito? Yung mga kasamahan po natin, si Ma'am Nor-ain, si Haron, at si Abdulazis,
sila po ay mga locals po natin na kasama. So ibig sabihin na nakakapagsalita sila sa lingwaheng Bangsamoro, isa na dyan is yung Iranun, yung Maguindanaon at Maranao. So mas mapaintindi po natin sa ating mga kababayan. So samahan niyo po tayo at sabay-sabay po tayong matuto tungkol po dito sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Ito po ay isang bagong programa, Bangsamoro 101, hatid ng aming opisina. Ito pong Bangsamoro 101 ay tatalakay ng mga usapin tungkol ng RA 11054 o yung tinatawag natin Bangsamoro Organic Law. Pag-uusapan din dito yung mga batas na pinapasa natin dyan sa Bangsamoro Transition Authority o pinagdedebatihan. Ito din yung mga resolution dyan sa Bangsamoro Transition Authority, pag-uusapan din natin. Samahan niyo po kami isang oras po to. Monolog po to kasi ang pag-uusapan natin key concepts about Bangsamoro government. Pero most of the time, madami po tayong mga kasama galing sa BTA para pag-usapan itong mga bagay na to. At ganun din, mag-invita din tayo ng mga eksperto sa mga topic na pag-uusapan natin para mas maintindihan natin to. Alam natin na madami na din mga ginawang ganitong klaseng programa, mga webinar. Anong naiba dito? Yung mga kasamahan po natin, si Ma'am Nor-ain, si Haron, at si Abdulazis, sila po ay mga locals po natin na kasama. So ibig sabihin na nakakapagsalita sila sa lingwaheng Bangsamoro, isa na dyan is yung Iranun, yung Maguindanaon at Maranao. So mas mapaintindi po natin sa ating mga kababayan. So samahan niyo po tayo at sabay-sabay po tayong matuto tungkol po dito sa Bangsamoro. Ayun, at kami po ay magbabalik, no, sa ating radio program ngayong umaga. Yes, mga kaibigan, ilang sandali na lamang po ay talagang gumagawa po ng paraan ng ating butihing MP na live po nating makausap kahit sa Zoom man lang, ano, inshallah ay nag-settle na sila para tayo ay makasama dito. So mga kaibigan, kung mapapansin po natin, although maliban dito sa ating tatalakayin, ay sa kanilang Facebook ay talaga namang makikita natin na ang dami nilang mga services. Yes, at pwede niyo pong silipin yung kanilang Facebook page, no? At maliban sa mga maliban sa tatalakayin nila ngayong umaga, no, patungkol sa housing project, ay makikita niyo rin po yung mga previous programs nila at mga incoming programs nila. Yes. Partner. Yes, partner, no. Tayo ay mag-antay-antay ng mga sandali dahil po sa medyo kahinaan ng ating net, internet dito sa Sultan Kudarat. At gumagawa po sila ng mga paraan, no, para tayo ay mapagbigyan bilang tayo po na mga listener at kami po na inyong tulay po para may parating ang mga projects na dapat nating malaman patungkol sa housing program. King. Partner, no, batiin natin, no, habang inaantay natin yung mga, yes, mga pagkakataon na batiin natin, no, binabati ko ulit yung mga kasama ko, no, araw-araw na kasama ko, nakakasalamuha ko na talaga namang suportado itong radio program natin, si Sir Dim Upam. Shoutout sa iyo, sir. Si Sir Rads Gyanin, no, shoutout sa iyo, sir. Si Joe King. At yung mga kasama ko sa CCRC, no, binabati ko kayo ng isang matiwasay at magandang umaga sa inyong lahat, no, si Rads Indaila, si Hassan, at mga ka-office mate ko na nanonood sa umagang ito. Magandang umaga sa inyo, mga sir and mga, yes, ma'am. Yes, shoutout po kay Ma'am Sara sa ating kasamaan dyan sa office ni BT Ras Mitmug. At kay po kay Ma'am Malia Alim at sa mga samahan natin ng mga HQ boys, sina, yes, Doc and Abbas Nanding ay malapit-lapit na po ang kanyang kasal. Yes, at advance
Happy wedding sa iyo, Sir Abbas Nanding. Yes. At mga kaibigan, no, manatili pong nakatutok sa ating programa ngayong umaga. Kung meron po kayong ayun at okay na mga kaibigan. Alright, so mga kaibigan, kami po ay humihingi ng paumanhin dahil hindi man tayo makakaya ng live minsan, ano? Live na nandito kasama natin sa studio, pero may Zoom tayo at meron pa tayong third option na via phone patch. Ayan. Yes. So talagang hindi tayo nauubusan ng paraan. Mashallah. Oo nga, ako nga at habang nasa ano tayo screen tayo ay busy ang ating telepono para lang makagawa ng paraan na makasama natin sila. Alhamdulillah. So, nandiyan na ba, Direk? Assalamualaikum, mga kaibigan. Nandito na po sa ating Zoom ang ating panauhin. Ngayong araw po, ang butihing parliament member na si MP Hamid Aminoddin Barra at siya po ang Ministry of Human Settlements and Development ng BARMM. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so sir, maraming salamat po at kayo po ay pinaunlakan niyo po ang ating imbitasyon. Alam po natin, naintindihan po namin na kayo po ay abala sa ngayon. Ayan po. So sir, welcome po sa ating programa. Ako po si Nor-ain, kasama ko po si King at si Hak. At ito pong programa naming Bangsamoro 101. And kumusta po kayo, sir? And happy Eid Mubarak po. Alhamdulillah. Eid Mubarak. Alright, so parang mahina. Challenge. Nacha-challenge ata ang ating ano, internet connection. Hello, sir? Yeah. Ayun, sige, klaro na po, sir. Okay, okay. Thank you. Opo. Ayun, so sir, alhamdulillah at nakasama po namin kayo ngayon. At yun po, layunin din po natin na maibahagi po sa ating mga tagapakinig kung ano po yung ating mga serbisyo sa kanila. So, for now po, bilang pambungad po, bilang pangunang makasama po namin kayo dito po sa Bangsamoro 101, ay actually ang tatalakayin sana natin ay yung housing project, but basically pag-uusapan po muna natin yung pong mandato ng Ministry of Human Settlements and Development, sir. Yeah. The Ministry of Human Settlement and Development is a new ministry. Mm-hmm. It has no counterpart in the previous arm. Mm-hmm. So being a new ministry, it has no, because it has no counterpart, we have to work on mm-hmm. what is provided for under the Bangsamoro organic law. And the mandate of the ministry is that it is the agency of the Bangsamoro government in charge of housing and settlement. Mm-hmm. So, yung mga programa namin is concentrated on housing mm-hmm. and we are hopeful that inshallah, as soon as we are ready, our funds are released for the housing, we'll be beginning the construction of the housing projects that we have up, we have submitted for, that has been approved by the under the Bangsamoro Appropriations Act. Inshallah, by August, we are able to release some of the funds and we'll be beginning the housing. In fact, the bidding had been done on some of the projects. This is on the housing that is given free for IDPs and for MLA former combatants. Although we have already the housing program for a low-cost housing, which is operating in some areas of Maguindanao.
Ayun, so actually sir, napaka-importante po nito kasi isa po sa pinaka magsisikro sa tao ay yung kanyang bahay, meron siyang matitirhan. At napakaganda po ng layunin, hangarin nitong MHSD dahil yun nga po, kahit gaano tayo ka ano sa buhay natin kung wala tayong matitirhan, ano, lalong-lalo na po at meron kayong mga identified priority sectors sir para po sa inyong mga projects. At mas maganda pa doon mga partner, no, na nasabi ni Sir MP na yung housing projects natin ay free for IDPs, no. Talaga namang kaabang-abang yan mga partner. Yes. Ayun. Yes, sir. Alright, sir. Sige po. So, yung housing project natin, as approved in our Appropriations Act for 2021, mm-hmm. we have housing for IDPs in Marawi. We have 200 units in quadruplex, that's 50 quadruplex, which will be built in Marawi. And in fact, the actor Abdulazis Rubin Padilla had donated the land, which he bought in Kilala in Marawi City. And in this area, we'll be building the quadruplex, 50 quadruplex. Duplex consisting of 200 units of houses. And then in the Marawi Rehabilitation Project, being handled by the Project Steering Committee of the Bangsamoro Government under the Office of the Chief Minister, we also have submitted 200 housing projects. And alhamdulillah, these housing units will be built soon, inshallah. We are now in the process of finalizing the purchase of the 4 hectares of land where these 200 houses will be built. Aside from this, we have also housing projects in Maguindanao, in the island provinces. What is good in the ministry, alhamdulillah, we thank the Bangsamoro government. We have ethnic balance in the leadership of the ministry. I serve as the minister. I'm from Lanao. Our deputy, I serve as the minister of the ministry, and I'm from Lanao. MP Jose Lorena is from Sulu, and he serves as the deputy minister of the Ministry of Human Settlement and Development. And our director general, Ustaz Ismail Ibrahim, is from Maguindanao. So, alhamdulillah, we are very keen in supervising the project that we'll be doing, because each of us has a particular area of responsibility. So we see ethnic balance in the leadership of the ministry. Yes. Alhamdulillah, no. Kahit po ngayon ay dati is kuan kasagsagan po ng pandemic ay talagang sinisikap ng ating buting na si MP Hamid Aminoddin Barra. Sir, sa pangalawang katanungan po namin, ano po ang mga priority programs ng Ministry of Human Settlement and Development? Maliban dun sa mga nabanggit po ni MP. Yes. Our priority program is going on with the with this housing, but we are also having a very close contact with the other ministries, because we are hoping that when we put up this housing or the settlements, it will be complete with the other services. So we are closely working with the other ministries. Hopefully, when we establish the settlements, there will be other services available in the settlements. For example, for education, we should have school buildings. For health, we should have a health facilities in the settlement, and other social services. So we are also working with the Ministry of
social services and development. This is how we approach the housing project of the ministry. Mm-hmm. So ayun, klaro, hindi lang yung para sa mga pabahay, sir, no? Meron din po pala kayong mga projects na mga schools, no? Yes. Mga ganun. And I think we are working with other ministries. Mm-hmm. Yeah, that would be a collaboration po, sir, no? With other ministries. Yeah. Mm-hmm. And I wish to emphasize also that in our housing project, mm-hmm. we see to it that it follows Islamic standard, mm-hmm. decency and modesty. We mm-hmm. always see to it that in the housing that we are building, at least there must be at least 3 rooms. Mm-hmm. One room for the couple, one room for the boys, and one room for the girls. Because this is one important aspect of our housing project, that we follow the Islamic standard. Mm-hmm. Sir, napakagandang malaman po natin yan na yung pong mga pinapatayong housing ay may mga Islamic standards. King, ano? Yes. Ang galing. At makikita natin na may ganong mga ano pala, arrangement. Alhamdulillah. At lalo tayo noon, siguro sa mga noong panahon, nakakasanayan na ano, yung bahay is open lang. So ngayon, at least with Islamic standards na ini-implement po ng MHSD, ay may kwarto. One for the couple, sa girls, and for the boys. Diba? Yes, tama. Galing. So, isa po itong katuruan din, sir, no? Na gawain din, ma-adapt din ng mga kababayan nating mga Bangsamoro. Yes. Sir, no, assalamu alaikum, bagong lahat po. That's important, because in Islam... Yes, sir. Opo, yes, sir. Kasi we have to think, no, that in the hadith of the Prophet, he requires that when the children are of age, they should be separated in bed. We separate the boys and the girls. Mm-hmm. This is one standard of Islam that we need to follow in our housing project. Oh. Yes. Alhamdulillah. So, alhamdulillah. Talagang hindi lang tayo nag-implement ng ganito projects, but we consider yung ano natin, yung religious aspect ng buhay natin, mashallah. So I think that's one way of attaining the moral governance po na pinupush po ng ating Bangsamoro government. Yes, sir, no, bago ang lahat, no, bago ko po may follow-up question po ako, pero binabati ko po ng isang napakagandang umaga po yung mga kasama niyo po diyan sa inyong tanggapan po. Sir, follow-up lang po, no, sa mga nabanggit niyo po na projects and program po patungkol po sa especially on housing projects pati yung sa school projects niyo po. Ano na po yung mga updates dito po or sa housing project po, sir, meron po ba tayong numbers of housing na na gagawin po natin sa susunod na mga araw po? Oh, kasi nabanggit initially ni sir, no, yung sa Maguindanao and Lanao. Yes, tama po. Yeah, under our BARA approved the projects, we have 200 in Lanao and another 200 for the IDPs in Marawi, which is from the MRP fund. This is the special fund given by the in the office of the Chief Minister, given to the Marawi rehabilitation. Then we have in the area of Maguindanao, the different districts of Maguindanao. We have 100 in Basilan, 100 in Sulu, 100 in Tawi-Tawi. These are the initial projects. Aside from the projects that we are getting from the SDF, the Special Development Fund, and from other sources of fund, aside from this, the ministry is working with other international agencies seeking the help, not only hopefully on the technical aspect. In fact, recently there is a signing of a memorandum of agreement between the ministry and the Department of Human Settlements and Urban Development, where they'll be assisting the ministry. And our workers, our employees are very busy learning
from other agencies of the government. They have visited the NHA, the HSUD, other offices in Marble, in Lanao del Norte, in other areas of Mindanao, trying to learn from them. We also have planned of aside from our divisions, we are hoping to establish a division on environment and land use, and because we are also working on assisting local government units on the development of their comprehensive land use plans. So these are some of the things that we are doing aside from the regular housing programs that we have. Opo. And may nabanggit po si Sir kanina regarding po dito sa mga sectors like yung IPs and former combatants ng mga MILF. Pwede din po ba nating mabanggit yung mga ibang sectors po na pwede pong maka-avail na ito pong housing project po ng MHSD? Yeah, in our original, they're not only catering for the IDPs, but all other sectors of our society that are in need of housing. Hopefully, inshallah, we will be trying to work out for a possibility of serving all sectors of our society. Inshallah, if only we are not hindered by the pandemic, we could have contacted other agencies that can help us. But because of the pandemic, in fact, in the early months of the ministry, we were even in the taking of the employees of the ministry, we had a hard time because of the pandemic. In fact, only recently were we able to appoint the applicants that had submitted their application in the job portal. Because of the pandemic, we were not able to conduct the interviews, and it was only last November that we were able to do that. Supposedly, that should have been done in March of last year. But alhamdulillah, we are now moving accordingly. Hopefully, if we are given a chance without this money, we can contact other agencies, international agencies that can help us. In fact, we are in close contact with the Youth Habitat, with other international agencies who are technically helping us in our endeavor, aside from the local agencies that we have and who are helping us. Opo. And sir, dito po nabanggit din po ninyo kanina na by province ano, may 100 na mga housing projects ang MHSD BARM. And sir, ano rin po yung mga magiging project housing projects po natin sa mga kababayan po natin mga Bangsamoro like in the 63 barangay of the North Cotabato? There are two types of housing. We are able to get some projects from the office of the Chief Minister in the Project Kapianan. There is adjustment of the Kapianan project to cater to our standard of 3 rooms, and we are able to get some of these for other areas, even in the 63 barangays of North Cotabato. Alhamdulillah. We are trying the best we can to do this. There is another housing project of the ministry, that is the low-cost housing. And this is being done, there are some of this in phase 1, phase 2, and phase 3 in Maguindanao. And hopefully, by next year, we'll be able to do this in the other areas of the Bangsamoro. This housing project is catered for those who are employees of the government and who needs the housing, and so through a process like what we're doing in the Pag-ibig, we are also doing that, inshallah. And hopefully by next year we'll be doing this in Marawi, because we will try to cater to employees of the Bangsamoro government
of other government agencies like the Mindanao City University who are in need of housing, inshallah. Mm-hmm. Ayun. So, sir, yun po, nabanggit din po natin kanina na meron pong yung free housing, ano, para sa like yung IDPs and hirap talagang makahanap ng kanilang matitirhan. But sir, gusto din po naming klaruhin, ano, para maunawaan din po ng ating mga kababayan, sino po ba yung mga, ano po ba yung mga magiging qualification po nung, para sa mga hindi talaga nakaka-afford, hirap talaga sila, para lang po maka-avail po nitong free housing project po ng MHSD. Yeah. We are establishing the qualifications for those who will benefit from the housing. For example, in the case of the Marawi housing project, opo, for the IDPs, for those who are victims of the siege, mm-hmm, siege, we have established the criteria of who will be able to avail of this housing. Some of those criteria, and we are still in the process of finalizing the criteria, are those who had a house destroyed in the most affected area. Second, they must be earning, their earning is not that much, that it is very hard for them to support their family, and they need help through housing. Third, they must not own a house in other areas, because there are some, for example, victims of the Marawi siege who have a house in the housing. So these are some of the criteria that we are finalizing, establishing in order for them to avail of the housing project. Now, as we go on with the other areas where we will be building houses, we'll be defining the criteria for those who can avail of the housing. Mm-hmm. And we cater to those who are low in income, who are victims of calamities or victims of the struggle. These are some of the things that we are still in the process of finalizing the criteria for those who will avail of the housing. Opo, ayun. So, inshallah, hopefully, mas matatalakay din po natin yan in the next na mga episode na magiging panauhin din po namin kayo, sir, no? Hopefully, kasi isa din po yan sa nais talagang malaman ng ating mga kababayan. And ito din po, sir, in relation po doon sa Marawi, ano, na situation. At kumusta po yung coordination po ng MHSD with the Task Force Bangon Marawi sa pag-resolve po ng land conflicts sa Marawi City? MHSD is working working closely with Task Force Bangon Marawi as an agency representing the Bangsamoro government. Mm-hmm. Aside from the project on Marawi, we call this a project steering committee created by the office of the chief minister, and that handles the funds under the office of the chief minister, and we have the Marawi rehabilitation project. The Ministry of Human Settlements and Development was tasked to manage the land dispute resolution committee. This is a committee created by the local government of Marawi, by the Bangsamoro government, by the Task Force Bangon Marawi, and the ministry is choosing to head the LDRC, Land Dispute Resolution Committee, and we received the funds from Task Force Bangon Marawi to pay for the mediators, the employees that will handle this project, and we are now on our second month, where we are receiving complaints for land disputes in the most affected area. Now, recently, there are some problems in four barangays in Marawi, where some areas are used by the government for their projects, and there are some complaints. And so, the jurisdiction of the land dispute
committee is only on private individuals having having issues on ownership of land or possession of land. Opo. If it is a case between the government or between a government agency and the and a private individual, we have no they have to go to the proper court. But in there, in the special case of the four barangays, we were requested to try to mediate between the to hear the complaints of those involved residents of the four barangays, and we have scheduled by next week, inshallah, we'll be having a technical working group trying to assess the problem of these residents of the four barangays. So we are involved in land dispute resolution through mediation. Ayun. So yun po yung status, no? And sir, yung nabanggit niyo po kanina na 100 housing projects per province. 200 for Lanao. And sir, yun po, identified na po natin yung sa Lanao, and that's in Marawi City. And other areas po, identified na po ba natin yung areas like Pasilan, Sulu, and Tawi-Tawi din? In Maguindanao, our Director General Ismail Ibrahim has already visited some areas in Maguindanao where they will build the 200 housing projects in Maguindanao. As far as I know, there will be some in Barra, the areas are identified already. Then also in the case of Basilan, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, the areas already identified, inshallah. 100 for Basilan, 100 for Sulu, 100 for Tawi-Tawi. Ayun. So, ayun sir. And maraming salamat po. Napakahalaga po ng impormasyon na naibahagi po ninyo sa amin. And hopefully, makakasama pa namin kayo muli ang MHSD sa mga iba pong mga programa at serbisyo ninyo para po maihatid natin, may paalam po natin sa ating mga kababayang Bangsamoro. And bilang panghuli sir, mga announcement po sa mga upcoming programs niyo po ng MHSD. Inshallah, we are in the process of organizing the special bids and awards committee for some of these projects, inshallah, in the areas of the BARMM, in Lanao, in Maguindanao, in Sulu, in Cotabat, in Tawi-Tawi, and in Basilan, inshallah. And for the projects in the Maguindanao area, Director General Ismail Ibrahim is the one coordinating. For those in the island provinces, Member of Parliament and Deputy Minister Jose Lorena is working on with the local government units in Basilan, Tawi-Tawi, and Sulu, inshallah. For Lanao, we are working on it, inshallah. And in fact, in the case of the 400 housing houses that will be built in Marawi for the IDPs, 200 from the BAA and 200 from the Marawi Rehabilitation Project under the Office of the Chief Minister, we are already ready because the land donated by Ruben Padilla will be used for the 200 houses, and we are now finalizing the purchase of the 4 hectares where another 200 houses will be built. Yes. Yun. So, yun, King, baka may follow up ka na, no? Yes. Yes, sir. Sa last po, no? Ano po ang mensahe niyo para sa Bangsamoro? The 2-hour Bangsamoro brothers and sisters, we just need to wait, inshallah, because the Bangsamoro government and every worker of the Bangsamoro government, from the chief minister to the other ministries and other employees, we are all trying our best to serve the Bangsamoro government. We are doing this
because of the Bangsamoro cause. Every Bangsamoro has the obligation to contribute in working for the upliftment and development of the Bangsamoro territory, the Bangsamoro people, and the Bangsamoro government. So it's just a matter of sacrificing for the cause of the Bangsamoro. We are doing this for the Bangsamoro and in trying to serve the to please Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of the ways by which we can prove that the struggle of the Bangsamoro had been indeed a struggle for justice, for peace, and for what the Chief Minister is working for moral governance. If we can do this, inshallah, the Bangsamoro, inshallah, will find its rightful place among the developed people of the world, inshallah. Inshallah. Alright, so sir, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Inshallah, ay marami pa tayong magiging serbisyo, no? Yes. At dapat at, na... At inshallah, patnubayan tayo ni Allah na magawa natin yung mga tungkulin natin para sa mga kababayan nating mga Bangsamoro. At nagpapasalamat din tayo, no, sa mga minister natin, no? Katulad kay Sir Hamid Aminoddin Barra, at kahit na sa gitna ng pandemya ay talagang ginagawa niya tuloy-tuloy yung serbisyo na binibigay niya sa ating mga kababayang Bangsamoro. Sir, maraming salamat po. Thank you also. Alhamdulillah. To all of you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sir. Mga kaibigan, ating pong nakapanayam si Parliament Member Hamid Aminoddin Barra ng Ministry of Human Settlements and Development ng BARMM. At yun po, napakahalagang impormasyon yung kanyang naibahagi sa atin. At congratulations sa kanila dahil yun nga, nabanggit ni Kasamang Hak, kahit na nasa pandemyang COVID-19 tayo ngayon, ay tuloy-tuloy ang serbisyo, hindi yes. Hadla. Partner, no, at bago ang lahat, no, nagpapasalamat din tayo kay Sir Robin Padilla, no? Mm-hmm. Dahil nagkaroon siya ng nagbigay siya nung nag-donate siya, yung nag-donate ng lupa, no, na papatayuan ng housing project, yes, para sa mga IDPs natin sa Marawi City. Mm. Sir, maraming salamat po. At hindi lang yung partner, no, at saka nabanggit po na ating butihin na ministry na bukod po dun sa 200 housing project, meron din special fund mula po sa ating butihing nating Chief Minister. Yes, oo. Yes. At yun po, tayo po ay nagko-congratulate, nagpapasalamat sa kanila, no, sa Office of the Chief Minister. And of course, the MHSD, dahil talagang nai-implement nila yung kanilang serbisyo. And yes, also, again, kay Sir Robin Padilla at sa Task Force Bangon Marawi din, yes, and other national and international non-government organizations and funders na tumutulong po para po masettle po ng maayos yung ating mga kababayang Bangsamoro. Yes, at sa lahat ng bumubaw ng Special Committee on Marawi, no, maraming salamat sa inyo. At isipin mo, mga partner, ha, hindi lang para sa mga affected nung Marawi Seeds, talagang pangkalahatan yung projects na ginagawa nila. Oo. Meron tayong Maguindanao, oo, sa Island Province, at talaga namang binibigay nila yung best nila. At inshallah, sabay-sabay po tayo manalangin na magdua na may sa katuparan, agarang may sa katuparan ng mga projects na ito. At oo, talagang napakalaking tulong sa atin ito lahat. Oo. And manatili po tayong updated. And also, binabati ko rin ang Director General ng MHSD na si Ustad Sheikh Ismail Ibrahim. At nabanggit ng maraming beses ni Minister na si Director General Ismail Ibrahim ay isa sa katuwang niya, nakasama niya dyan sa MHSD upang ma-implement yung kanilang programs and services. And also, binabati din natin ang lahat ng bumubuo ng MHSD King, ano? Full force. Yes, at mga partner, no, isa rin siguro sa papasalamatan natin yung nag-initiative ng programang ito, dahil sa pamamagitan ng programang ito ay talagang nailalahad natin sa mga kababayan natin na malayo sa sentro ng Bangsamoro government, na nalalaman nila yung mga upcoming na programs na para naman ay para sa kanila yung mga programang yun. At
Yung bumubuo ng Bangsamoro 101, sir, maraming salamat po, MP Attorney Ras Mitmug Jr. po. Oo, syempre. At ito ay mahalagang programa dahil maliban po sa ating live streaming na nag-gomabuno niya ang programa tano, siya ka ng mga radyo nilan, kagina adin sa mga pagalitan, no, bumakikin, nagmamo siya ka ng mga radyo nilan. No, pamagay nilang panggalabag na bumakikin, nagmamo silan, bumakinig si Ranking. Yes. Na katkrangan ko again nilang kinaginya ba mga katigan ba niyan na medyo pakanggaman-gaman silang ka gaadunan sila na inam ano may ito ba doon sa mga pagalitan o siyan sa mawatan sa abroad na gakinagilan mambo yung mga pasibola manggula at o kapasibola mataliman ng mga pagalin nila na siya sa probinsya. Uy. So, yaban to ng Bityala, ang napag-usapan po natin mga kaibigan ngayong araw ay tungkol po sa housing project. Yun po yung ating naging talakayan. Although, in general, nabanggit natin yung overview ng mandato. Yes. At mga partner, no, ibigay na muna natin ang katanungan ngayong umaga bago pa tayo maubusan ng oras. Oo nga eh. Anong oras na natin, King? 10:57. Oh, so, okay. Anong gusto mong itanong sa kanila? Gusto mong magtanong, King? Ikaw na. Oh, sige po. Ito yung sasagot nila. Okay po. Papaubaya ko na yan sa iyo, King. Okay, ang ating question for today is ano po ang complete name ng guest natin ngayon? Ngayon. Oo. Nako, pinakita yan ni Direk kanina eh. Sa kompletong pangalan ano? Okay, partner, no? Ating parliament member. Pwede nyo pa ipadala inyong kasagutan sa hotline number 0967602587333. At bago ang lahat, no, mga partner, no, binabati ko nga pala ng isang napakagandang umaga ang aking may bahay, no? Si na at manatili kayong ligtas sa mga oras na ito, inshallah. Yan ang lalaki, binabati niyang kanyang may bahay. Yes. Ikaw rin, King. Bumati ka, King. Yes, at babatiin ko rin ang aking lagi sa buhay, no? Ah, lagi sa buhay. Mashallah. Si Dr. Cookie Montanier. Ayan. Alright, so mga kaibigan, at oras po natin ngayon ay 10:58 na po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At yun nga po, ito pong ating serbisyo po ng ating mga butihing ministers from different ministries and offices po ng BARMM ay ito na, talagang ginagawa nila yung kanilang role, and hindi natin mabibigla. Kung meron man tayong medyo minsan nararush natin, hindi natin mabibigla. May mga proseso po at manatili po tayong nakatutok, updated po sa mga balita para po alam po natin kung ano na po ang nagagawa at gagawain ng ating mga ministers para po sa atin na mga Bangsamoro. So, paalam na tayo, King? Yes. Abangan niyo po kami, no, sa bukas sa ating mga ibang episode. At kami po, ako po si Abdulazis Punte, ang inyong lingkod. Yes. Maraming salamat po sa nanood ngayon at kami po ay pinagbigyan niyo, at lalong-lalo na kay sa speaker natin, no, guest natin si Sir MP Aminoddin Hamid Barra. Sir, maraming salamat po sa mga oras na binigay niyo po. Ito po ang inyong lingkod, Haron Sakilan. Ingat po tayo. Yes, and again, ulitin ko, maraming salamat po sa lahat ng mga staff po ni MP Hamid Barra na talagang ginawa nila yung best nila para makapag-zoom tayo ngayon, ano? And also, binabati din natin at pinapasalamatan natin yung CEO po ng DXMM Radio 107.3, ano? Magnet FM, si Attorney Mike Mastura, and also the manager of our station, si Sir Doms, and of course, kay Direct Z. Maraming salamat sa lahat po ng mga staff na nakasama natin dito sa DXMM. Maraming salamat po. Muli, ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Lambitan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. At samahan niyo kami muli sa susunod pang episode ng ating programang Bangsamoro 101. Alright.